Good evening po sa inyong lahat. Good evening po sa mga nasa Facebook Live. Good evening po sa lahat ng narito sa simbahan. Ayan po, una sa lahat, ibigay natin ang papuri at pagsamba. Palapakan po natin ating Panginoong Kristo. Palapakan po natin ating Diyos Ama. Hallelujah! Welcome po sa lahat ng ready na po sa kanilang mga tahanan. Kinig, kung kayo po ay nandyan na po sa inyong mga tahanan, pakilagay na lang po na amin. Kami po ay handa na po makinig. Kami po ay pakilagay na rin po kung sino po ang inyong kasama sa pakikinig. Pakishare na rin po ng ating live service ngayong gabi. Pakishare po sa inyong mga kakilala, kamag-anak. Welcome po sa mga kapatiran sa Kawit. Mga kapatiran po sa Tenant, welcome po sa inyo. Kapatiran po natin sa abroad, welcome po. Magandang gabi po sa mga taga-Sabang, Golden Beard, Bacoor. At sa mga magre-replay po ng itong mensaheng ito, welcome po sa inyo lahat. Ganun din po sa mga manonood ng ating YouTube channel. Welcome po sa inyong lahat. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang mensahe po natin ngayong gabing ito ay may titulong How to Read the Bible. Muli po, nais ipagdiinan sa inyo ng ating Reverend Sharon kung paano magbasa ng Biblia at kung gaano ito kaimportante sa lahat. Pagbasa po natin ay nakalagay po sa aklat ng Bilang 14 verse 28. Tell them as I live, says Yahweh. Surely as you have spoken in my ears, so I will do to you. Pinapasabi ng Panginoon na si Yahweh na anuman ang marinig ko sa aking tenga na inyong sinasabi, yan ang aking gagawin. Okay po. Okay po sa Bilang 14:28. How to read the Bible. Pakibasa po ng titulo natin ngayon, How to read the Bible. Before reading the Bible, you must pray for God to purify your heart and open your heart to understand God. Bago magbasa ng Biblia, kinakailangan manalangin ka muna sa Diyos na linisin ang iyong puso, buksan ang iyong puso na magkaroon ka ng pangunawa. The Bible is written with the inspiration of the Holy Spirit. So when we ask the Holy Spirit, He will help us to understand it. Ang Biblia po ay isinulat sa pamagitan ng Banal na Espiritu at inspirasyon nito. Kaya naman kapag tayo ay hihingi ng tulong sa Banal na Espiritu, tutulungan niya tayong maunawaan ang ating binabasa. Kaya naman, therefore, we must pray for wisdom to understand the Bible through prayer. Kung kaya, kinakailangan manalangin tayo ng karunungan o humingi ng karunungan na maunawaan ang Biblia habang tayo ay nananalangin. Also, when our hearts are clean, the Bible can be contained in our hearts. Kapag ang inyong puso ay malinis, ang Biblia ay maaaring makapasok o maaaring malamanan ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Mateo 5:8. Basahin po natin, Blessed are those who are pure in heart, for they will see God. Tagalog, mabalad, mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Lucas 24:45. Nakakasabay po tayo. Isa pong amin sa Panginoon kung tayo po ay nakakinig. Sa mga nasa Facebook Live po, nakakasabay po tayo. Then he opened their hearts to understand the Bible. Sa Tagalog, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. So nangangalagan po talagang importante palang manalangin bago magbasa ng Biblia dahil sarado ang isip natin at pag walang inspirasyon ng Banal Espiritu, hindi mo rin maunawaan. Pangalawa, pag yung puso mo ay may lamang iba, hindi malalaman na ng puso mo ng salita ng Diyos. Kaya kinakailangan po talaga nating manalangin muna bago magbabasa. Ikalawang Timothy 3:16. Let's read. All the scriptures were inspired by God and are useful for teaching, reproof, correcting, and teaching in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. 2 Peter 1:20-21. The first thing we know is that not
all prophecies in the Bible are personally resolved. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Ayan, walang daw po pansariling pagpapakahulugan. 21. Prophecies were not always made by the will of men, but were spoken by God by those who were touched by the Spirit. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inidyuka ng Espiritu Santo ay nagsasalita mula sa Diyos. So, sa mga binasa nating verses, talagang ang Biblia po ay mapagkakatiwalaan, eksakto, tama, dahil hindi yan gawa ng tao. Sila ay ginamit ng Panginoon, sabi dito, sila ay hinipo ng Banal Espiritu, inudyuka ng Espiritu Santo. Most of the Bible's reading style is reading quickly by scanning our eyes, by using your eyes, and people read the Bible faster reading. Karaniwan daw pong style ng pagbabasa ng tao, mabilis magbasa. Parang nagiging scanner daw po yung mata sa pagbibilis magbasa. And people read the Bible faster reading. Fast reading the Bible is not a bad way, but we must make our knowledge of God and faith through reading the Bible. Hindi naman daw po mali ang bilisan mo yung pagbabasa ng Biblia. Pero kinakailangan, may matira naman sa isipan mo. Magkaroon ka ng kaalaman tungkol sa Diyos. Magkaroon ka din ng pananampalataya habang ikaw ay nagbabasa. What is the best way reading the Bible? Kung ganyan po, paano po ako magbabasa ng Biblia? Ano yung pinakamagandang paraan? Okay, number one, you must read the Bible repeatedly, speaking with your mouth. Ano po yung una? You must read the Bible repeatedly, speaking with your mouth. Basahin mo ang Biblia ng paulit-ulit ng binibigkas gamit ang iyong bibig. O magbigkas ka, basahin mo siya na may sound, may tunog. Bakit? Because repeated reading of the Bible with your mouth or your eyes will help you become familiar with God's voice and read the Word of God. Kasi yun naman talaga yung layunin natin. Bakit tayo nagbabasa? So, ang pagbabasa pala ng paulit-ulit, may kasamang bibig, may kasamang mata, tutulungan ka nito para maging familiar ka sa salita ng o boses ng Diyos at maipapamuhay mo siya. Okay. Kung gayon, why should we read the Bible by mouth? Bakit kailangan basahin ang Biblia gamit ang iyong bibig? Okay. Our mouths are said to be the keys of a man to change direction of our life. We are emphasizing the power of the tongue. Ibig sabihin po, ang ating mga bibig, sa loob ng bibig may labi. Sa loob ng bibig may dila. Tinetesting ko lang kayo. Natutulog. Ang ating mga bibig sa loob ng may dila, siyempre pag wala kang dila, eh hindi mo rin naman mapabibigkas yung salita. Magiging pangit yung salita. Okay po. Our mouths are said to be the keys. Yan pala ang susi. Yung dila natin sa Aklat ng Santiago chapter 3, buong chapter nun, in-explain yung dila ng tao. Yan ay susi para mabago mo ang iyong buhay. Kaya nais ipagdiinan sa inyo ng tagapagsalita, may kapangyarihan ang ating mga dila. May kapangyarihan ang ating mga dila. Agree po tayo dito? Yon, may kapangyarihan ang ating mga dila. Many people today say it is easy to speak with their tongue and mouth. But James tells us that they have tremendous power to control your life. Maraming tao po sa panahon ngayon, napakadali na ginagamit ang kanilang dila. Ang kanilang bibig, walang preno. Pero si Santiago ay sinabihan tayo, mayroong malaking kapangyarihang maidudulot at may control, nagdudulot ito ng buhay o kamatayan ang ating mga dila. In life, many people speak easily,
They say negative words, killing words, and talk a lot in hellfire word. Sa buhay po na ito, maraming tao na madali na nagsasalita. Mga negatibong salita, mga salita na pumapatay, o mga matatalis na salita. At mga salita na pwede silang mapunta sa impyerno. So it means that they have the power of their mouths to destroy their life and burn their life through their tongue. Kaya tandaan po natin na may kapangyarihan sila sa dila at sila rin, ito rin ang naging dahilan kung bakit sila nasisira o nasusunog ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang mga dila. On the contrary, if we fill our mouths with the words of the Bible, we can restore our lives. Okay. Ibig sabihin po nito, kung ganun may kapangyarihan palang dila, pag nagsabi ako ng negatibo, ahantong pala sa akin o na pwede akong mamatay o masumpa. Kaya sinasabi po ng ating reverend na kung pupunin mo ang iyong bibig na mga salita lang ng salita ng Diyos, magdudulot yan sa iyo ng buhay. O mare-restore yung iyong buhay. Magkakaroon ka ng panibagong buhay. And save for yourself with your family. Live with the power of the kingdom of God. Bukod sa inalaw ng Panginoong may power yung tongue natin, pag ginamit mo pa ng salita ng Diyos, ay salita yun ng Diyos, may power din yon. Kaya sinabi niya dito, pwede mong mailigtas ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at may kapangyarihan ka sa kaharian ng Diyos. So partner pala ang tila at ang salita ng Diyos. The Bible puts emphasis on the power of the mouth. And many people are aware of the power of the lips scientifically. Ang Biblia po ay pinagdidiinan talaga na may kapangyarihan ang iyong bibig. Many people are aware of the power of the lips scientifically. Kaya bantayan natin ang ating mga bibig. Wala man ikaw intention, pero sa sinabi mo ngayon, pwedeng mawalan siya ng pananampalataya, pwedeng mamatay sa pananampalataya. Naunawaan po natin. Nasa sa atin ang ating mga bibig, di man natin pwedeng ipahiram. No? So, babalik sa iyo yung kung ano yung sinasabi mo. Put emphasis on the power of the mouth. Maging mga tao daw po naniniwala sa sensya, ay meron talagang kapangyarihan ng ating mga bibig. Deuteronomy 30 verse 14. But he says that the word is so close to you that it is in your mouth and that if it is in your heart, you can do it. Okay, basahin po natin ang Tagalog. Kundi ang salita ay napakalapit sa iyo, ito ay nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Kaya't ito ay iyong magagawa. Therefore, word of blessing, word of anger, practice your lips are determined your life. May kaugnayan daw po kung ano yung laging binibigkas mo sa iyong bibig, sa iyong inaharap sa buhay. We learn about the visible and invisible world last time. Naalala niyo po yung mensahe na yon na invisible world at visible world. Itong mundo na to at yung mundong di nakikita. Yung ating daw po mga sinasabi, yung ating ginagawa dito sa mundong nakikita, nagkakaroon ng epekto sa mundong hindi nakikita. Kaya nag-iingat talaga mga anak ng Panginoon. The visible world is made up of how we make the invisible world. It means that our future is determined by how we create reality by obeying the word of God. Ang mundo natin nakikita ay nagawa sa pamamagitan ng mundong hindi nakikita. Ibig sabihin, ang ating inaharap ay mangyayari kung anong ating nililikha dito sa ating mundo. Kung tayo ba'y sumusunod sa salita ng Diyos o hindi. So lahat ng binibigkas ng tao may kapangyarihan. Kaya pala pinag-iingat tayo sa Mateo 12:36. Mag-ingat ka sa araw ng paghuhukom, pananagutan mo ang lahat ng iyong sinasabi. Remember, tandaan,
What we mention by our word from our mouth, it will be decide our future life. Tandaan, kung anong binigkas mo sa iyong tila, ganoon din ang dahilan kung ano mangyayari sa iyong hinaharap. So wala tayong dapat ibang sisihin. Ano po? Kung ano yung binibigkas natin, yun yung mangyayari. Bakit kaya? Bilang 14:28. Ayan, basahin po natin. I will do as your words that what I heard in my ears. In Tagalog, let's read. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Buhay po ba ang ating Panginoon? Sabihin mo sa kanila, yung mga sumagot po, sabihin daw po sa atin na naniniwala sa buhay ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kung anong sinasabi ninyo sa aking pandinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Kaya inalok po ng Panginoon, magawa ito ngayon. Kasi may mga nagsabi sa tila nila, na bakit hindi pa binabalik doon sa ano? So ito na po yung sinabi ninyo. Nangyari na. Okay, sabi, so kung ganun pala ang Panginoon, sabihin nyo na lahat ng mga magandang bagay. Kumbaga, mag-prophecy na kayo sa inyong mga dila. Kaya sa prayer po, pag nananalangin kayo, sabihin nyo sa Panginoon kung yung anong gusto nyo mangyari. 2021, January, February, ito yung gusto kong mangyari. Hanggang December, sinasabi ko na sa dila ko, ito yung mangyari sa buhay ko. Bigkasin nyo na po ng bigkasin kasi nakikinig siya. It means that the Lord God will do what we say in our lips as God heard in His ears. So sabihin na natin, mga bagay na dapat gusto nating mangyari. Gagawin ng Panginoon kung anong ating sabihin sa bibig dahil naririnig niya tayo sa kanyang tainga. If you are sick, you must say to God, Father God, thank you, you healed me. Kung ikaw ay may sakit, sabihin mo, Diyos Ama, salamat po, pinagaling mo ako. Ano pong sasabihin? Diyos Ama, salamat po, pinagaling mo ako. Ano pa pong sasabihin? Thank you, Lord, you healed me. Father God, thank you solved my financial problem. Like this, you must confess continually, whether you believe or not in your heart, because you will eat the fruit what you say. So hindi pa man nangyayari, kailangan sabihin mo na daw po sa bibig. Yung ba ay bawal, yung ba ay mali, yung ba ay pagsisinungaling, hindi po. Ang tawag doon ay pananampalataya. Nagsasabi ka na ng mangyayari sa inaharap na gusto mo mangyari sa iyo. Dahil naiiwala ka sa iyong puso, babalik sa iyo ang iyong bunga. That is why, kung kaya't when we read, proclaim, meditate, repent, and obey the word of God, every day, our life is also changing. Ayan, kung kaya kapag tayo nagbabasa, kapag tayo nagpo-proclaim, nagsasalita, nag-meditate, nagbubulay-bulay, nagsisisi, sumusunod sa salita ng Diyos araw-araw, ang ating mga buhay ay magbabago. Palapangan po natin ng Diyos na bumabago nating buhay. Parang wala nang bago sa amin eh. Bawal po yun ha. Parehas lang naman. Yun po yung bawal. Kailangan magsalita na tayong advance sa kaharian ng Diyos. Nagbago talaga ang buhay ko. Asan? Nagbago talaga ang buhay ko. Faith na po ang tawag doon. I-proclaim nyo na nangyayari po at mangyayari dahil nakikinig ang Panginoon. Gusto nyo ba ng inyong buhay ay magbago? Do you want your life to change? Do you want to change your life? Ayan. Ram, ibig sabihin sa mga dati nyong buhay, gusto nyo bang magbago yung inyong buhay? Please read the Bible. Ano po ang sagot? Please read the Bible. Kaya pag may nagtanong sa inyo, alam mo, gusto ko talagang magbago, magbasa ka ng Biblia. Pag ayaw magbasa ng Biblia, ayaw niyang magbago. As we say, and God will do in His ears what He heard from us. And God will lead our future with blessing. Ang Diyos ay nakikinig sa kanyang tainga kung anong sinasabi natin. Gagabayan niya tayo sinaharap sa daan ng pagpapala. Therefore, He said that the fear of Jehovah is the basis of knowledge. Also to fear Jehovah is to hate wickedness.
Ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Pagkatakot sa Panginoon ay pagkalayo o pagkapuot sa kasamaan. How we can be God-fearing? Paano tayo matatawag na talagang natatakot sa Diyos? How? Paano tayo makikilala na may takot sa Diyos? That is, depend on how much know well about who is God. So through reading Bible, we can know who is our God. Depende daw po yan kung ikaw ay may nalalaman tungkol sa Diyos. Paano mo malalaman ang tungkol sa Diyos? Kung nagbabasa ka ng Biblia, mas makikilala mo ang Diyos. At pagkilala mo na ang Diyos, natatakot ka sa Kanya. Kasi nalalaman mo na yung mga kaya niyang gawin. Kaya noon, ngayon at magpakailanman, sa Kanya pala tayo haharap sa araw ng paghuhukom. When we know God, kapag alam na natin at kilala ang Diyos, we can pray to God. If we don't know who is God, we can't pray. Ayan. Kapag kilala mo na ang Diyos, mananalangin ka na. Pero pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka nananalangin. Okay po. So ang sagot dyan, bakit hindi nananalangin? Hindi mo kilala ang Diyos. Why you want to pray but can't be? Gusto mong manalangin pero di ka makapanalangin. Ikaw ba ito? Sino po yung gustong manalangin pero di kayang makapanalangin? Bakit nga kaya? Because of you are not near from God. Dahil hindi ka malapit sa Diyos. You are far away from God. Malayo ka sa Diyos. So through reading the Bible, you can be near to God. It is the blessing way. Ayon. Padaan niya ng pagpapala ang maging malapit sa Diyos. So yung mga nagbabasa ng Biblia, napapalapit sa Diyos. Halimbawa, if you don't know someone, you don't know how to talk with him. Halimbawa, kung di mo kilala yung tao, hindi mo siya maaaring kausapin. O kumbaga, hindi mo alam kung paano siya kausapin. Sa umpisa, you must know who he is. After nyo, you can talk with him well. Pag nakilala mo na daw yung tao, nakilala mo na siya at kinilala mo na siya, makakausap mo na siya ng normal. Ganun din daw po ang ating pananalangin. Likewise, the beginning of prayer, ang simula para makapanalangin, first, depend on how to know God. Kilalanin mo muna ang Diyos. So through reading Bible, we can know who is God and His will. And Word of God will be alive and active. Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, makikilala natin kung sino ang Diyos, malalaman natin ang Kanyang kalooban, at ang salita ng Diyos sa atin, magiging buhay yan at aktibo. Magiging buhay at aktibo. This Word of God will make our life. Ang salita ng Diyos ay gagawa ng buhay para sa iyo. Sino pong salita ng Diyos? Yan, ang ating Panginoong Kristo. Siya ang nagbibigay ng buhay. When we read the Bible aloud every day, realize ourselves. And we can repent of our sins. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia na may boses araw-araw ng malakas o may tunog, tayo ay mapagtatanto ang ating sarili at makakapagsisi. So dapat nating tandaan, God listens and lead us according to what we say in God's ears. Nakikinig po ang Diyos kung ano ang ating sasabihin dahil nakikinig siya kung ano binibigkas ng ating bibig. Merong tayong ang Diyos na nakikinig. Therefore, kung kaya't, okay, basahin po natin, therefore, the sound of complaining, the sound of dissatisfaction, the sound of judging others, the sound of criticizing. In Tagalog, ang mga tunog, ang mga naririnig ng Panginoon na pagrereklamo, mga naririnig ng Panginoon na pagdismaya mo, di ka kontento sa ginagawa ng ibang tao, mga tunog o sound ng judging sa ibang tao, mga lumalabas sa iyo na nagiging sound ng paghuhusga sa ibang tao, o masyado kang nanunukat ng ibang tao, ng pagkakamali ng ibang tao. Ano ang itudulot nito?
ang mga sound o tunog na naririnig ng Diyos sa kanyang tainga ng pangungundi na. Mga tunog ng pagkapuot, pagkaingit. Ito ay magdudulot ng iyong buhay. Ang iyong buhay sinaharap ay hindi masaya. Hindi ka magiging masaya kapag yan ang iyong sinasabi. Actually, habang sinasabi mo yun, hindi rin masaya po eh. Pero sinabi dito ng ating Rev, sa future mo, hindi ka magiging masaya pag ganyan ang ginagawa mo, pag ganyan ang sinasabi mo. Tandaan. So now, when you read the Bible, you can read it quickly at first. Read the Bible quickly and quickly to learn how God leads and guides people. Basahin po natin yung kulay pula. Read the Bible quickly and quickly to learn how God leads and guides people. Basta na mabilis, alam mo paano kumikilos ang Diyos at paano gumagabay ang Diyos. How Jesus was born, worked, and died on the cross. After that, next reading, you need to read it slow. Repeat and repeat the same sentences. So sa mga second timer na po ngayon nagbabasa ng Bible, basahin niyo po dahan-dahan, ulit-ulitin niyo yung bawat sentence. Yan po ang dapat nating gawin. How to read the Bible. Ganun po. Basahin po dahan-dahan, paulit-ulit bawat pang-usap. Okay. Therefore, you must read the Bible with concentrate. Basahin ang Biblia ng may konsentrasyon. And while praying for God to enlighten you, our God helps you to repent of your sins. At habang nananalangin ka, huwingin mo sa Diyos na, Panginoon, paliwanagin mo naman ang isip ko. At tutulungan ka ng Diyos, makapagsisi sa iyong mga kasalanan. So napakasaya pong magbasa ng Biblia. And after that, it will give you faith through the Word of God. Reading the Word of God is a spiritual war. Ang pagbabasa ng Biblia ay spiritual na digmaan. Magdudulot ito sa iyo ng pananampalataya. Palapangan po natin ang Panginoon na buhay sa ating mga binabasa. Buhay ang ating binabasa. Our life and destiny are depending on how we read the Word of God. Ang buhay natin nakataya dito kung tayo ay nagbabasa ng Biblia o ang salita ng Diyos. So nakaka-affect ito pala ang pagbabasa ng Biblia sa ating buhay. May buhay siyang itinudulot sa atin sa kasalukuyan at sa inaharap. Kaya sa mga di nagbabasa ng Biblia, sige lang. Magbasa na po kayo ng Biblia sa mga di nagbabasa. Nakabili ka ng mamahaling cellphone, 8,000, 12,000, pero nakabili ka ba ng bagong Bible? Eh hindi, may dati na akong Bible. Ano itsura ng Bible mo dati? Mukhang spiritual war talaga. Tinignan yung itsura ng Bible nyo. Mukha ng war. Kasi luma na yung page. O kaya gasugasumot na yung mga page. So, bili po tayo. Gusto nyo talagang clear na mabasa nyo. Paglaanan po natin mag-invest po tayo ng Bible. Tsaka yung journal po natin ulit pala, pinapaalala po ng Rev. Magkaroon na kayo ng journal. Isulat nyo doon yung date, kailan mo ka nagbasa. Merkulis, Biyernes na narin may mensahe. Kaya na ka nag-devotion. May ako bang panaginip? Isulat mo rin doon. Ano yung rema na verse para sa iyo? Isulat mo doon. Tsaka yung mga reminders tungkol sa iyong Christian life. How many times we read it can change your life. Kung gaano mo nabasang maraming beses ang Biblia, mababago ang iyong buhay. Because the Word is alive and works, God will action what God hears from us. Kung ano po ang punto ngayong gabi na mensahe, how to read the Bible. Kailangan ating basahin una sa umpisa ng mabilis, alamin mo kung ano yung paggawa ng Diyos, panalangin mo na ipaunawa sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, pagbulay-bulayan mo na siya, basahin mo na may boses dahil nakikinig ang Diyos na buhay. Pero ang pinapasabi po ng ating Rev, gusto niya na makita talaga ang ating simbahan, ang mga miyembro natin. Halimbawa, dating may karamdaman, gagaling sila dahil sa pagbasa ng Biblia. Halimbawa po, yung mga taong talagang hirap sa pinansyal, pero sa pagbasa ng Biblia, gagawa at kikilos ang Panginoon sa kanila. Dahil yung salitayo ng Diyos, papangatawan na nyo ng Panginoon. Walang lumalabas sa bibig ng Diyos na hindi nangyayari. Dahil yung salita ng Diyos,
Obligado siya na gawin kung ano yung kanyang isinulat. Dahil ang Diyos ay justisya, siya ay Diyos na tapat, dakilang Diyos, hindi nagbabago. Kaya ang advice mo ng ating Rev, basahin mo ng maraming beses at magbabago yung buhay. Dahil ang salita ng Diyos, buhay, gagawa kung ano ang naririnig sa iyo ng Diyos. Kaya maganda nun, narinig sa atin ng Diyos ay salita niya. Araw-araw, maya-maya, minuminuto. At bilang conclusion po ng ating mensahe, bigyan po natin ng papuri ang Panginoon sa ating conclusion. We all have a lot of mistakes. And if there's no mistake in our words, then we are perfect men and we are able to bridle our whole body. Tayo po mga tao, maraming pagkakamali, lalo na sa ating salita. Kaya minsan nirecord nyo yung salita nyo. Dati po kasi ginawa ko yun para marinig ko kung yung sinashare ko sa mga bata, nirecord ko siya. Ayun, nakita ko doon yung mga maling salita. Mayroon pala talaga mga maling salita. Yung kaya yung record yung salita nyo sa buong maghapon tapos i-replay nyo sa gabi, makikita po ninyo yung mga sinabi nyo. Kung medyo malaki yung memory card ninyo, makita nyo talaga sa buong 24 hours, tingnan nyo yung kung ano yung salita ng Diyos sa sarili mong salita. Ano yung salita ng sumpa, mga nasabi mo, ano yung mga salita ng pagpapala. Doon yung pag-aralan nyo maiging yung sarili nyo doon sa mga sinabi nyo. Kasi isusulat din po yun sa araw ng paghukom. Tayo po yung nagkakamali, bilang 14:28, and said to them, I swear by the word of the Lord, by my life, I will do to you as your words are heard in my ears. So, importante po pala talaga sa mga lumalabas na salita sa iyo. So, kawawa po yung mga masalita. Yung mga masalita po, walang control sa dila. Eh, wag na silang magtaka kung bakit may sumpa. May sumpa sa pamilya, sumpa sa trabaho, sumpa sa personal mong pananampalataya. Kasi pala yung dila natin, yun din ang humihila sa atin. Ano po, yun din ang umahatak sa atin at naghahanda pa ng sumpa sa inaharap. And said to them, in Tagalog, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Let's read, kung anong sinabi nyo sa aking pandinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. 18:20, a man is made full by the fruit from his mouth and is satisfied by the fruit of his lips. Ang isang tao ay nabubusog ng bunga ng bibig niya. Sa bunga ng kanyang mga labi ay nasisiyahan siya. 21. Death and life depend on the strength of the tongue. And those who love to use the tongue will eat its fruit. So gusto niyo bang kumain ng bunga na masagana, pagkapalat, buhay? Nasa iyong mga labi at bibig. Kung yun ang sinabi ng Biblia, yun talaga ang mangyayari. Pasasaganain ka, pakakainin ka, at bubusugin ka. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. I say to you, whatever meaningless, let's read, words as a man speaks, he will be interrogated on the day of judgment. By your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Subalit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka. Sa pamagitan ng iyong salita, ahatulan ka. Nakakatakot. Mag-ingat po tayo sa salita. Kung naniniwala kang buhay ang Diyos, mag-ingat ka sa salita. Di ba last Sunday po pinag-aralan natin yung emotion tsaka yung sexual relation. Yung emotion nakaka-affect rin sa salita eh. Pag malungkot ka, malungkot yung salita. Pag galit ka, yung emosyon mo galit, galit din yung mga salita. Pag napupot ka, yung mga salita ay susumpa. Kahit sino pa yan, nasusumpa mo. Pero yung pala lahat, ibabalik sa iyo yun. So, ingat po tayo sa ating mga dila. Please speak together below sentences. Okay. Sabihin po natin to, ibigkas natin ng malakas. Payanigin po natin ang... Payanigin talaga. Patunugin po natin sa kalangitan ng ating mga boses. Okay, ready na po tayo? Please speak together below sentences. Lakasan po natin. Let's read the Bible. Let's obey the word of God. Let's read our life. Let's live. Amen. May another conclusion. It can make long life with happiness and prosperity.
Sasaya ka, mananagana ka. Mapapalawak mo pa ang kaharian ng Diyos. Let's be rich our life physically and financially. Amen. Tayo po ay sumagot ng Amen. Let's change our life from poor to rich man. Amen. Palapangan po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo sa mensahe na ating narinig. Let's pray according to this message. Hallelujah, Panginoon. Dalangin po namin, Reverend Sharon. Pagpalain mong lahat ng narito sa pangalan ng Jesus Cristo na maging tunay na anak ng Diyos. Malaman ang kung sino ang Diyos, makilala ang Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos. Makapangyaring Ama, pagpalain mo ang mga taong nagbabasa ng Biblia. Makapangyaring Ama, pagpalain mo ang mga taong gustong makilala ka pa sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at sa pananalangin. Makapangyaring Ama, pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman. Inutusan namin sa pangalan ni Jesus lahat ng karamdaman, lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Inutusan namin sa pangalan ni Jesus, kahirapan, umalis ka. Inutusan namin sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus Kristo, naniniwala kami at sumasagot kami ng Amen, Amen, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.